What's up mga idol? Official trade na. Paalam na sa dalawa. Ang tanong dito ay kung sino naman kaya makapalit nila. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, huwag mo sana kalimutan mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat, idol. Matunog talaga ang usap-usapan ngayon sa social media tungkol sa pagbitaw ng Hebra sa mga players nila. Ang gusto daw kasi mangyari ng management ay mapalakas palalo ang lineup nila. Hindi naman ako nagtataka kung bakit ganito ang plano nila, dahil nga naman sobrang nakakaya ang performance na pinakita nila sa All Filipino Conference kung saan maaga nga sila na-eliminate sa playoffs. Kung matatandaan nyo pa, ito ang kauna-unang pagkakataon kung saan tinalo sila ng Miracle Bolts sa isang serye. Dahilan nito para uminit ang ulo ng management. Ang isa sa sinasabing bibitawan ng Hebra ay walang iba kundi itong si Prince Caperal. Sawang-sawa na daw ang Hebra sa kanya dahil hindi na talaga ito nag-improve. Ayon pa sa mga source, ayaw na daw ng management sa kanya dahil nakakapanghinayang nga naman talaga ang sweldo sa kanya. Pero mas masaklap pa dito, sa kabila ng malaking sweldo na tinatanggap niya, hindi man lang ito maging motivation para mas ayusin ang laro niya. Kabaligtaran pa nga nangyayari dahil hindi na talaga nag-improve ang laro niya. Ang nasa isip siguro ni Caperal, total isumusweldo na siya ng malaki, hindi na niya ayusin ang laro niya dahil nga naman guaranteed na ang sweldo niya kada buwan. Pero kung ganito nga mindset niya, huwag sana siya magugulat at magtataka kapag walang team ang kukuha sa kanya kapag binitawan na nga siya ng Hebra. Sa kabilang banda naman, ang isa pa sa sinasabing bibitawan daw ng Hebra ay walang iba kundi si Aljon Mariano. Naging matunog ang pagbibitaw ng Hebra kay Mariano dahil bigla lumubog ang dating galing nito. Nabibigyan naman siya ng playing time pero wala talaga nangyayari sa court. Bumagal siya at medyo mihina din ang pangangatawan niya dahil napakadali na siyang atrasan ng mga kalaban. Nawala din ang perimeter shooting niya dahil madalas dati almost sure ball siya kapag tumira na siya. Pero ngayon nga ay hindi na siya maasaan sa mga crucial na sitwasyon. Ito ang dahilan kung bakit bibitawan na siya ng Hebra. Silang dalawang official na bibitawan ng Hebra. Pero malaking katanungan dito ay kung sino makukunin ng Hebra. Dahil hanggang ngayon, undecided at hindi pa rin daw nakapag-desisyon ng Hebra management kung sino nga ba talaga ang kukunin nila. Bumaba daw sa dalawang pinagpipilian nila. Ang una nga sa choices ay kunin ang superstar ng Northport na si Jamie Malonzo. Ang problema lang ng Hebra dito ay medyo magulo ang trade package dahil nag-offer na nga sila sa Northport pero nireject naman ni Commissioner Willie Marshall dahil nga hindi daw patas ang trade offer ng Hebra. Ang pangalawang pinagpipilian nga nila ay makakuha na lang ng isang first round pick na siguradong kasama sa top 5. Ayaw daw nila ng pick na bababa pa sa top 5. Malaking bagay daw kasi ito dahil sigurado magagaling na naman ang mga players na magpapadrop next season. Marami pang pwedeng mangyari, kaya abangan natin lahat yan. Kaya naman kung ikaw ang tatanong yung idol, ano masasabi mo sa mga players na bibitawan daw ng Hebra? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye bye!